guys, welcome to my vlog. And today, nandito ako ngayon sa may Iloilo. Pupunta ako ngayon sa may Esplanade. Ikot na ako doon. Doon naglalakad na ako. Kani ako sa may Mega World. So, ayan, nandito na haba yung nalakaran ko. So, hindi masyado mainit, pero kaya-kaya na. So, refreshan natin yung mga lugar dito sa Iloilo. Sobrang ganda ng lugar nila. Kalinis. Napaka-organize. So, yan yung nakita ko dito. Kasi kahit sa mga ano nila, yung mga area nila na mga spot, sobrang linis nila. Tsaka, wala kang makikita ng mga ano, mga palat. So, napaka-organize ng city. Esplanade dito sa may Iloilo. So ayan, nakita natin yung mga nanguhuli ng isda sa gilid. So ayan, ang linis ng bayside nila. Kung bago ka talaga dito sa Iloilo, talagang mawawala kasi alas pare-pareho lahat ng design nila dito pagdating sa mga bayside. So makikita mo din sa kanila na talagang napaka-colorful din yung area ng like yung mga tulay, yung turahan nila, iba't ibang kulay. So pangdagdag din sa attraction sa mga turista na pumupunta dito. Pag umaga, maraming nagpupunta dito para mag-jogging. So, itong area na to, itong Esplanade na to, meron siyang area na pwede kayo mamasyal, then pwede rin mga mag-bike. So ginagawa siyang pasyalan dito sa Iloilo. So talaga mag-enjoy mo yung lugar kasi bukod dun sa malinis siya, napaka-organize tsaka colorful talaga siya. So sa lahat ng mga lugar na napuntahan ko, ito yung pinaka-the best na area, which is yung sa Iloilo kasi napakalinis niya. Maganda yung pagkagawa, yung disenyo sa mga bawat gilid. So lahat, marami mga pupunta dito para masyal, tambay sa mga family. So takarin na natin tong area na to punta dun sa dulo kasi medyo mahaba siya. So titingnan natin, ikutan tayo. Hanap din ako kasi may dala akong camera. Mag-photo shoot din ako sa mga makikita ko dito kung ano yung mga pwede kong ma-feature sa aking vlog. So ayun guys, samahan niyo ako sa aking tour dito sa Iloilo. So ito yung tinatawag nilang Esplanade dito sa Iloilo. Tingnan niyo guys, sobrang linis talaga siya kahit nasa gilid siya ng kumbaga sa bayside nila. Sobrang linis, sobrang ganda din ng mga landscape nila kasi tingnan mo, alagang-alaga talaga yung mga halaman na nasa gilid. So makukulay siya, napakalinis, organized. So na talagang yun na talaga yung naging ano nila dito na ang Iloilo is napakalinis na city na napuntahan ko so far.
sa pag-iikot. So, kung tinan ko siya, parang sa Singapore, sobrang linis sa Singapore. Kita ko yun, napunta ko na yung Singapore. Para siyang Singapore na ng Pilipinas. So, Iloilo talaga yung pinaka may malinis na area na maganda siya, pasyalan. Attractive yung mga lugar, napakalinis, organized. Talagang maamis ka. Na pagdating doon sa mga architectural, yung mga design ng mga building, design ng mga bahay dito. Karamihan dito yung mga bahay nila is mga luma na siya, talagang naka-preserve talaga siya. So, marami kang makapuntahan dito mga heritage na sa tingin mo talagang sa lahat na siguro ng lugar dito, ito yung Iloilo na nakita ko na may marami at saka alagang-alaga talaga nila, preserve talaga nila yun. So, yun, ikutin na natin tong area, tong esplanade na to kasi medyo mahaba siya. So, itong dinadaanan ko ngayon, tatawid lang tayo sa kabila, meron siyang bridge. Yung bridge nila may maganda yung ito yung na-feature dati na sobrang colorful. So dadaan tayo doon, tatawid sa kabila. Sa kabila din meron din siyang daanan doon, parang paikot lang. So ito, meron siyang ito dati open siya. Last na punta ko dito open siya. Pero ngayon sarado. So yan, yun mga nirerentahan dati na iikot kayo, iikutin nyo yung buong yung paligid na yan sa kanyang boot na yan dyan sa gilid. So ngayon sarado sila, silipin lang natin. So ayan, so Esplanade Riverside, so hindi sila open. Siya may inaayos. Pero last na punta ko dito dati, nag-ooperate sila. So, yan, iikutin nila yung yan, yung lawa na yan, iikutin nila. Tapos pagdating ng hapon dito, makikita mo talagang makikita mo yung ano, yung sunset. So, ang ganda din ng reflection kasi makikita mo siya sa langit. And then dito sa may lawa na to, itong esplanade na area na to, makikita yung reflection. Talagang maganda yung effect pag once na nagpaabot ka dito ng hapon. So ngayon ikutin lang natin siya. Namukhang nangangalahatin ako dun sa area na yun. Hindi siya masyado matao, baka mamaya pa, pero nare-refresh na ako. Kanina pa ako naglalakad. So, exercise ko na rin to. So, samahan niyo ako guys. Mamaya, papakita ko pa sa inyo yung mga makikita ko dito sa Esplanade. So, dito sa likod ko, makikita mo yung ano ng celebration ng ano, Dinagyang Festival dito sa Iloilo. So yung iba, nakapainting na siya. Pero yung iba, talagang statue siya na ginawa. Talagang ginawa siyang design. So ito yung pinakadulo ng kapitang site ng Esplanade. So ayan, kita niya sa likuran ko. Ayan, marami mga langgod ng isa. Tapos yan din yung ano, yung nag-trending dati na kulay, tingnan mo, colorful siya. Talagang pininturahan siya ng mga ibang kulay. So, yan, medyo lightened na siya. Pero dati sobrang trending siya pag nag-trend na ito yung nagbibigay ng attraction dito sa may Iloilo. Actually lahat ng kulay nila dito, pag umikot ka sa town, diba sa lahat ng design nila, makikita mo talaga halos pare-pareho yung design. So, sabi ko nga, dati bago pa ako dito sa Iloilo, parang akala mo maliligaw ka talaga kasi magkakapareho siya, pero iba yung lugar, iba yung area. So, ito yung pinakamaganda dito kasi, syempre, parang meron silang sariling, meron silang ano,
meron silang identity. So ayan, dito tayo sa may Esplanade dito sa may Iloilo. So ikutin natin ngayon yung tulay. Punta na tayo ngayon dun sa area. Kasi kanina, ayan, nakikita nyo. Yan, lawak niya, ang ganda, linis. So dito, yung dumadaan, ito yung meron silang gilid na talagang pwede kang sa mga bikers o sa mga naglalakad, dito sila sa gilid. So ikutin na natin hanggang dulo, tignan natin kung ano yung mga makikita natin. Pero ngayon, yan, maganda nga siya, maganda tsaka colorful. Ayan, sa baba, nakikita ko siya sa baba na yung mga nagpupuli ng isla. So ayan, malawak yung area, malinis siya. Talagang sa Kamintin, ayan yung mga malinis nila. Talagang bantay na bantay talaga nila dito. Kaya preserve, makikita mo talagang malinis yung city. So ayan, medyo pahapon na siya. At ikutin na natin itong area na to. So, ang dulo nito ay pupunta ng sa kabila. Andun yung ano eh, dun sa may yung molo, yung molo church. So ayan, so itong area na to, tawidin sa kabila. Parang umikot lang, kasi kanina dapat doon ako sa kabila. So ngayon dito ako sa area na to. Medyo makababa siya area, pero mag-enjoy ka dahil malinis tsaka ayan, Watermaster depi lang yan. Kaya ayan, yan yung mga nag-maintain, naglilinis. So kung ito talaga binabantayan talaga dito para maintain nila yung cleanliness dito sa city ng Iloilo. So ayan, punta tayo sa dito na tayo sa kabila. Ikot lang tayo. Titikman na tayo ng mga shots dito. Basahin natin yung mga reminders. Ayan. So, reminders from all healthy and healthy lifestyle partner. Let us join a hand with the Iloilo City Government in maintaining the beauty, cleanliness, and safety of the Iloilo Esplanade by observing these rules and regulations. So, no bicycle roller, blades, and skateboard allowed. No carrying of deadly weapons. No smoking. No spitting. No alcohol and drinks. No food and allow. No food allowed. No vandalism. No vendors allowed. So, no pets allowed. So, no littering. So, lahat yung mga regulation na yan, kailangan sundin siya. So, ayan. Nakikita mo. Alinis. Ito yun sa kabilang part. Dito lang pwede mag dumaan yung mga bike. So ayan, may mga bike park. Ayan, ikutin natin sa kabila. Ayan. So yung area na to, ayan, sa kabila, oh, marami mga nagpapahinga, marami mga bikers. So i-check lang natin namaya kung ano yung mga makikita natin dito. So, ayan guys. Naghahanap ako mga bikers. Yung pala nasa kabila sila. So, may i-check natin kung so mag-photoshoot. So, maganda yung area. Actually, mag-i-enjoy ka talaga dito. Lalo mga bata. Balik na ako kasi medyo mahaba yung lugar. Shortcut na tayo. Hindi na lang natin naman yung mga makikita natin dito. Pero punta na natin sa kapila kasi ang may maganda doon na area na para makita din ninyo. So ayan guys, maaaring ako balik ulit tayo sa dinaan na natin. Pero dito na sa area na kung saan may mga maraming mga nakatambay yung mga bikers. Check lang natin.
wala tayo ng mga magagandang shots para may picture tayo dito. So yan, mag-i-enjoy ka talaga dito pag nandito ka sa Iligo. Try nyo bumisita, pumunta dito. Napaka-organized, malinis yung area, promise. Talagang hindi kayo magsisisi, talagang ito yung pinaka-the-best city na napuntahan ko dito sa Pilipinas. Ito talaga yung pinaka number one, organized, ayos, malinis, at perfect yung location. So, ayan guys. Kanina, sa kabila lang ako. Ayan, dito naman tayo sa kabila. So, ganun din. Ito yung gilid niya. Kaya, hindi siya madumi yung malinis yung area kasi meron siya mga net para nasasala yung mga dumi kung meron siyang dumi galing pag malakas yung ulan. So, itong area na to. Ayan. Nadaan tayo dito sa mga marami ng uli ng isda. So ayan, malapit na tayo guys. Tara natin yung area na yun. Yan yung mga may nakaupo. Kita din ninyo kung ano mga mayroon dito. So ayan, ito yung bike lane. So malapit na tayo. Sana wag lang bumuhos yung ulan. Dito na tayo. So, ayan, nakarating na dito sa kabila. Medyo maraming tao dito. Maraming mga namamasyal. Check na natin mga nagbabike. Check na natin mamaya. So, yan na muna guys. Practice tayo dito sa mga skating board. Check na natin ito, ang ganda dito. So ito yung area na medyo makulay pa yung pintura. So ito yung nakita natin sa kabila. So umuwi lang tayo sa natin makita kung ano yung mga meron dito. So, ayan guys, tingnan natin. Iba rin pala yun nandoon. May nakikita akong pusa. Swinging. Check na natin. Ano, Ming? Ba't nandyan ka? Ming! Ming! Yan guys, sa kabilang side, makikita mo, ayan.
Ang ganda ng mga bulaklak na nakatanim. So, pagmasdan natin. Ito yung gloriosa na flowers. So, iba't ibang kulay. Makikita mo siya. Perfect yung mga ano niya. Ang ganda. So, ayan. Parang buong area na to hanggang dun sa kabila naman siya na side. May mga halaman. So, makikita mo talaga siya. Perfect. Ang ganda. So, buti lang natin. So, ayan guys. Yung gilid niya, may mga flowers na nakatanim. Tingnan nyo. So, ayan. Ganun siya kaganda. Talagang the best. Ganda yung view. Maraming flowers. Malinis yung area. So, itong side na to, ito yung area na kung saan may mga nag-activity. Yung iba, nakita ko doon kanina, may mga sumasayaw. May mga naglalaro ng ng skateboard. So, ito yung area na to. Then, patawid naman sa kabila. Yan, may mga nagsasayaw din. So, check na natin. So, yung area na to. Yan. So, makikita niyo. So, ito na yung area, yung rampa pataas ng tulay. Kita nyo guys, napakalinis, napaka-colorful ng ng pintura. So, sa gilid, gusto ng mga nangupuli ng isda. So, ayan. Talagang ma-re-refresh ka talaga pag nandito ka sa Iloilo. So, dito. So, ayan guys, hindi ka malayo na dito pala ako sa SM. Malapit na sa SM. So, paikot lang siya. Talagang maganda yung yung area. Talagang mag-i-enjoy ka kung nandito ka. So, ayan guys. Sana i-visit nyo ang Iloilo dahil maganda talaga siya na lugar. Dito na ako ngayon sa may Tazuela. Katabi niya is SM. Check na natin naman niya kung ano yung... Sabi ko nga, pag nandito ka, alam mo na wala ka. Pero sa totoo lang, talagang umikot lang pala ako. Kanina papunta ako dun sa may Mulo Church, pero ang dulo pala noon, pag umikot ka, dito rin pala sa may SM. So, nandito na ako sa malapit sa may Gaysano. So, Tazuela na sa likod ko. Then, mamaya ikot lang tayo. Punta na natin yung isang area na sa tingin natin. Mga, kamaraming mga nakamasyal. So, ayan guys. Thank you sa pagsama. At huwag kalimutan i-subscribe ang YouTube channel. Uy Gala. So, salamat. God bless.